And Jacqueline Amuno of the Sino X-Beats Fighters, who are now in the semifinals of the Rainforest Fighters. Hey, thank you. So, congratulations on this win, nail-biting finish for the Sino X-Beats Fighters. Ano masasabi mo sa pagkapit ng team on Friday game? Again, like ko naman sinasabi to, sobrang thankful kami kay Lord and blessed, grabe. And then, again, lagi akong proud sa team kasi grabe lagi yung effort na ginagawa nila. Sa training pa lang, all out nila, pag pinus ko sila, talagang ina-acknowledge sila lahat ng kailangan gawin. And yeah, ito, nagkaroon ng magandang result, so sobrang thankful and happy. Thank you, Coach. And for me, you are best player of the game. Yes! Points and seven blocks. Ano lang yung naging motivation mo kasi yung biggest match na ako kayo? Well, syempre, ano ba? Kasi, ang ganda ng standing namin. Siyempre, hindi rin naman kami papayag na sa knockout game na to, kami yung mananakout. So, talagang binigay lang namin yung best namin and yung sa araw-araw na tinatraining namin, thankful ako na lumabas lahat ngayon kasi grabe yung kapit talaga ng team. So, thankful ako na hindi namin pinabayaan kung ano yung pinaghirapan namin. Thank you. And for MJ, it was a close game all throughout the fight sets. I guess what was going on to your mind the entire match and eventually you guys got to win. I never dreamed that we're gonna lose. My mind was always positive. I was thinking all the time and praying all the time that this is our game. And I was telling the girls, I was keeping talking the whole game, telling the girls, this is ours. Because we have been working so hard and fighting and we deserve it. Ano lang yung nararamdaman mo na ito na sa semifinals sa kayo, right? Super grateful, super blessed na nanalo kami ngayon na abot yung semifinals and thankful ako sa teammates na nagtulungan kami, lalo na sa coaches na pinip kami na strategy namin sa Domingo. Super grateful and blessed. Thank you for your question. For everything, I guess it's just so annoying to start cheating. We're going to show back 15 tonight. So amazing. Having someone like her on the other end, just delivering point after point, what is your personal approach to make sure that in the end it will be you and Signa that will stand taller in the end? It was so challenging. Michelle is a great player, she's good, she's very smart. And of course, in my position, I'm the import of this team. I have to bounce back every time, so it was hard. But I keep positive because we have the whole team, you know. We have good middles, we have good opposite, we have a great second. So this is what I think. This is all about teamwork. So that's why I was keeping very positive. For Lily and Jacqueline, kahit ang this game, alam natin si Marina ay pag yung pinaka kailangan nyo rin bantayan talaga. So, ano yung naging kumbaga motivation nyo ngayong match para masiguradong kaya yung salagin talaga yung mga magiging atake ni Marina at ng Capital One? Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko kasi kahit anong gawin namin, naka 50 points pa rin siya. Record na naman siya. So, she broke again yung record. Yeah. Thankful na lang ako na kahit naka-record siya, kami pa rin yung nag-wagi. Yeah. So, yun. My God. Amazing. Amazing na dito sa akin, 50 points. For Coach, will you reinforce confidence po kayo yung nag-runner-up? So, ngayon pong palapit na rin ang palapit rin sa finals. Inspiration din ba yung makabawi at this time sana makuha niyo na yung championship? Definitely yes, kasi itong game kanina na nakalusot kami sa sobrang, actually ano eh, ang good thing talaga yung hindi kami nag-stop. Like sinabi nga ni Riri na parang ginawa talaga namin yung best namin dahil gusto ko rin talaga naming manalo. And syempre credit din sa kalaban namin, especially sa import. Na ang hirap niya talaga ang kalaban, sa totoo lang. Hindi siya madaling kalaban. Kahit anong gawin namin na effort doon, kapag talagang nakuha niya yung momentum niya, talagang pupuntos at pupuntos siya. But good thing and again, sobrang happy and proud sa team kasi kahit
kahit anong nangyari, na-overcome namin yung ano, kanina struggle namin. Kaya ayun, nakuha namin yung panalo. Yun ang pinaka-importante sa amin. Win is a win. For the signal is already in the semifinals. After this very tight win, is there some sort of relief from you or from the whole team that you outlasted parang yung shoulder and gather everyone? My feeling is that the job still is not done. We still have job to do. And this is the first step, and we knew that it's not going to be easy. We knew that it's going to be difficult, and we saw it. But now we have to keep our target, and still this is not our main target. Our main target is for to be in the final. Paano niyo po minotivate yung mga players niyo kasi di ba 2-0 kayo tapos naka-level sila ng set 4 and then nagkaroon tayo ng decider tapos ayun na, pumupuntos ng marami sa Marina. So paano niyo minotivate yung spirits ng mga players niyo para lang makabawi dito sa set 5? I think yung sinabi ko lang kanina yung paano namin kontrolin yung sarili namin, yung team. Kasi syempre sila sa other side, hindi namin sila makokontrol eh. So, kumbaga, mas kailangan mas maging composed talaga yung team namin. And huwag mag-stop. Kasi medyo, talagang kanina, iba-iba yung feeling talaga eh. Magiging okay. Minsan, pag nag-struggle, talagang magda-down yung feeling. Pero ang good thing kanina, na-maintain namin, especially nung fifth set, na talagang tumaas din yung adrenaline and then yung performance talaga gumanda. And kinapitan talaga namin simula start lang hanggang tulog. So, yun. So, yun yung good thing naman. Paano nyo lang, siguro paano mo lang na-depensa or ano yung naging specifics mo about sa game, net defense mo, paano yung defense si Marina kanina? Chamba lang yun. Ayun o. Hindi, siguro kasi sa training din talagang inaaral namin yung palooning. Kasi yung mga coaching staff na namin yung sumasalang sa kabila para masanay lang kami na yung palo talaga. Para diin man namin makabisado, pero yung alam na namin kung paano yung gagawin. So, yun. Parang kahit na anong gawin naman namin, import siya eh. Tsaka talagang magaling talaga si Martin na. Coach, heading into nitong semi-finals niya, si Jackie yung third na highest na snake blocks among the players. Siguro ano lang, tapos ngayon nag-detect siya na snake blocks din sa game. Siguro lang, Coach, ano lang yung masasabi niya about sa parang kumbaga breakout season niya rin with signal na ganito yung nabibigay niyang steady defense. Parang wala akong masabi, Chiro. Well, ano, duro, nagbunga lang yung lahat ng effort nila. I think lahat sila actually. And good thing na na-apply niya yung mga pinaghihirapan niya, yung mga tinuturo namin. And siguro yung experience din ng mga senior middle na nakikita niya kung paano rin yung pag-apply nito. So, ayun, but lahat ng middle namin, ready lagi yan. And yun lang din naman yung mindset nila. So makatulong. So anytime na kailangan din, papasok at papasok. But syempre proud kay Jackie and then kay Riri kasi patuloy yung blocks namin kanina. Sobrang konti lang. Pero ang good thing kasi yung timing. Kung kailan siya kailangan. So yung last two blocks natin, yun yung pinaka-importante sa amin. So I think kaya nakuha namin din yung game. And again kay Jackie, sobrang happy. And mas marami pa siyang pwedeng gawin at malayo pa yung mararating. Okay. Kung natin ka kay Jackie, ano lang siguro yung parang dalawang kumbaga si Coach Shaq niya yung loan talaga for sa middle blockers, pag-develop ng middle blockers, tapos you're learning under kaya natin na Lillian at kaya na Gloria din po, na kumbaga talaga nag-bloom talaga to this conference. Kay Coach talagang since day one, tinutukan niya ako. Kahit after training, minsan nag-one-on-one kami ni Coach, ganun lang ako. Naglalaan po talaga siya ng extra effort, extra time sa akin. So, super grateful ako na... Gumiyak. Gumiyak po siya. Grateful po talaga ako siya. Ikot siya po ako napunta, saka siya po yung coach ko. Lalo-lalo na din sa mga teammates ko na veteran, na mga best middle blocker, Ate Lily, Ate Doris, Ate Genevieve. Talagang marami din silang sinishare sa akin on and off the court, mga pwede kong gawin and tips. And as a sort of
Yun niya, seven blocks, ganyan. Pero it also took, niya, yung mga iba mong kasama sa media niya rin, yung sila, Jackie and Dust, yung Dora, na talagang, para ma, kahit paano ma-feel si Marina. Ano lang masabi ko rin sa girls ni Jackie na, kumbaga, talaga, naging steady practice na rin sa video ko. Well, una pa lang naman yun, lagi yan pagka parang may cuddle yung team, lagi kong sinasabi kay Jackie na hintayin mo lang yung time mo kasi pag once na dumating na yung time mo, magsashine ka din naman talaga eh. So, tamang timing lang talaga and ayan, nabigyan na siya ng opportunity so wag lang niya sana pabayaan kung nasa na siya ngayon. Coach, syempre reinforce conference, imports mga mga nagbibigyan, pero from a coaching standpoint, seeing players like si Marina and si MJ, paano ito nakakatulong na mag-grow din po? Yung tumaas din yung level ng laro ng Lupax, pagkalaro nyo na siya? Well, siyempre, malaking factor itong meron tayong mga imports na ganitong kataas yung level ng performance kasi talagang mahahatak yung players para gumalaw. But not only the players eh. Actually, even kami yung coaches, talaga na-challenge kami paano namin sila aralin, paano yung discarte na gagawin, paano mo stop. And then, ayun, sobrang ganda nito. Actually, itong conference na to, I think ito yung isa sa conference na may import na taas ng level ng mga teams, ng performance. Kasi iba, kung mapapansin nyo, iba talaga yung galawan ngayon. At yung mga defense, yung mga blocks, and then yung mga attacks natin. Sobrang, ang dami nang nagbago, ang dami pang pwedeng magbago. And para din sa amin, kailangan mag-level up din kami. Hindi kami pwedeng mag-stick lang sa kung anong alam namin. So, aral at aral pa rin kami. So, yeah, maganda to para sa volleyball team ng Pilipinas. Really, ang sabi rin ng ganda ng nilaro mo today. Simula pa lang, isa ka lang sa mga pupuntos. Pero mga special instructions lang for you today na ganito gagawin mo. May iba ba kayong tactics going to this game? Ano ba? Special instructions? Wala naman special instructions kasi talagang ready kami pumunta dito sa game na to eh. So, alam namin hindi kami papayag na matalo kami today. Yun lang. Of course, ayun nga, semis bound na ang signal pero after a hard fought match siya. So, ano lang siguro yung dapat maging mindset na hindi kami yung semifinals? Number one, kailangan makarecover yung buong team sa naging game namin kanina. And pangalawa, I think yung preparation namin para sa semifinals, kung sino man yung mga kalaban namin. But lagi naming main goal is yung focus namin sa team namin. Paano mas mag-perform na maayos. And like yung sinabi ko kanina, kung gumagawa ng puntos yung kalaban, kailangan kami rin yung mag-create ng puntos namin kasi hindi pwedeng isang side lang eh. So yan, luckily yung fifth set dun, nagawa namin yun. And yeah, ako personally excited and happy talaga sobra semifinals na to. And hindi madali itong pagpasok ng semifinals. Ibang-iba siya dun sa elimination, first round, second round. So like yung sinasabi lagi ni Maria na pahirap ng pahirap yung labanan. But kami, I'm sure, ready yung team and i-embrace namin kung anong meron na parating sa amin. Thank you, Coach. Thank you. Congratulations, Maria! 50 points! 2 sets. Thank you.